welcome back to my channel. Once again, it's Samutsari ni Becca. So, ang inyong nagtatrapal na mananahi. So, marami nang tatanong sa atin kung ano-ano ba daw ba yung ginagamit kong pangtrapal. Meron tayong apat na klase ng trapal or yung leatheret na ginagamit sa pagtatrapal. So, ito yon. Huwag na nating paliguy-liguyin pa. So, ito na. Ang uunahin natin ay ang ginagamit ko sa panglining, ito ay ang KFC, kung tawagin nila. So, pag pumunta kayo sa mga nagsusupply ng trapal or mga upholster, yan, sa upholstery, ito yon. So, ito yung tinatawag na KFC. So, ayan yung texture niya. Ito yung likod niya. Minsan may nakasulat din dito. Pero ito, kalimitan, ganyan. So, ayan yung kanyang pinaka-texture. Medyo malambot lang to. Malambot to. So, parehas lang din siya ng Taiwan leather. So, ang Taiwan leather, ito naman. So, makikita nyo yung pagkakaiba niya. Ayan. Pakita ko sa inyo yung pagkakaiba. Ayan, ang pagkakaiba niya. Diba, nakikita nyo ito, medyo, anto, rough. Ayan, oh. Yan ang Taiwan leather. Yan ang ginagamit ko sa mga panglining sa gilid para pampatibay yan. Kasi yan yung kakapitan ng zipper o kaya ng snap button. Hindi pwedeng wala yan. So, ayan. Tapos, ito yung KFC. So, dalawa na sila. Kita nyo yung pagkakaiba. Yan. Yan ang pagkakaiba niyan. Although, minsan, parehas din sila ng likod. Ayan. So, yan yung pagkakaiba nila. Tanong na lang kayo sa mga upholstery supplies na pwede nyo mapagtanungan o mapupuntahan. Meron yan sa inyo, malapit lang. Yung mga binibilihan ng linoleum, yan. Marami, dyan, marami sila dyan. So, ito yung pangatlo. So, ito yung ginagamit kong pangbayas. Ito yung makikita nyong kulay na ginagamit ko, pinapipili ko kay client, kung anong kulay ang gusto niya. Pangbayas yon. Ito yung sa gilid, yung mga para makita ko anong kulay ang ano mo, trapal mo, ito yon. So, ito ang tawag dito ay charol. Charol yan. So, correct me if I'm wrong sa mga binabanggit ko po, sa mga nagtatrapal dyan, o kaya sa mga nanonood sa atin, na mga upholstery shop supplier, ayan. Correct nyo na lang po ako, pero tinanong ko naman sa kanila kung ano to. So, usually, puti ang kanyang likod. Puti yan. So, ayan. Makinis yan, guys. Makinis. Ayan. Kita nyo? Makinis yan. Makinang. So, pang lining ko to. Ito medyo makapal to. Makapal. Medyo makapal to. Yan. Pero pinanglalining ko lang siya. Pwede nyo rin siyang, ay, pinang babayas ko lang siya. Pwede nyo rin siyang ipang lining. So, kung gusto nyo. Parehas lang din naman ang price niyan nito. Depende sa upholstery shop na binibilhan nyo. Kasi nagbabari talaga siya sa mga upholstery shop. So, hindi ako makapag-sabi sa inyo kung anong price nito. Kasi minsan may 85 per yard. Minsan dati may 75. Sa iba may 90. So, yun, per yard. So, ito naman ang pinaka ginagamit ko talaga sa pagtatrapal. Kasi para sa akin, ito yung matibay at ito yung sinasuggest talaga ng mga upholsterer o yung mga nagtatrapal at binibilihan ko ng mga upholstery shop. So, ito yun. Kasi ito daw yung malimit sa kanilang binibili. So, ito yung Japan nylon. So, ayan. Ayan ang texture niya. Pag binili nyo to, guys, makapal to. Kaysa dun sa Taiwan leather at saka dun sa KFC. So, makapal siya. Ito yung likod niya. Ayan. Ginagamit daw to sa dati sa mga sa trapal ng owner type jeep. Pinambububong to. So, ito yun. So, matibay nga siya kung ganun, di ba? So, may ginawa naman ako 2 years ago. Maganda siya talaga. Hanggang ngayon, buo siya, wala siyang lamat or what. So, bakit hindi ito ang ginagamit ko sa kabuuan ng trapal, yung pinang bibase ko? Kasi nga, manipis po ito. Ito po, pag nakuritan to, or baka madanggi, or maanuhan,
'di ba? Baka mabutas na siya tuluyan. So, ano siya? Very vulnerable siya sa pagkasira agad-agad. Pero tingin ko okay naman 'to. Pero mas okay 'to. Ayan, mas okay 'to, Japan nylon. 'Yan ang ginagamit ko. So, sa mga nagtatanong sa akin, eto na po. Japan nylon. So, makikita nyo yung sa texture niya. Ayan. Ito naman ang KFC. Makikita nyo ang diferensya niya. At ito naman po ang Taiwan leather. Ayan. Makikita nyo yung pagkakaiba. At ito po, may iba't ibang kulay ito. Ang ating charol. Ayan po, may iba't ibang kulay po ito. May iba't ibang kulay din po ito. Ito po ay may royal blue, may apple green, may red. Ito po, mayroon ding yellow. Ayan. Ito po, mas maraming kulay ito. May pink, may purple, may ito nga, yellow, may apple green, may red, may royal blue, may black. Ayan. Meron pa nitong gray. So, sa mga nagtatanong sa akin dyan, ating subscribers. Ayan. Sana nakasubscribe kayo para nasusundan nyo po ito. Ito na po ang mga katanungan sa inyo. Ito po ang mga kasagutan sa inyong mga katanungan. So, ayan. May bago na naman tayong tapos na trapal. Ayan. Bali, ilalak ko na siya. Maglalak na ako kasi dito dumaan yung zipper. So, sa ngayon, hindi ko na muna ipapakita. Hindi na muna ako mag... vlog kung paano ko siya ginagawa kasi may mga naunang vlog na tayo na ganun at ganun rin lang naman yung proseso ko. So, ang idadagdag ko na lang dito sa aking video is yung mga additional ko. Like, yan, may reflectorize na tayo. So, may reflector na siya. Inadd ko na yan. And then, yung ganito natin is hindi na siya plastic cover na ganito, kundi ganun na rin, leather na rin siya. And, mas lalo siyang pinatibay. Ayan, kaya ko sinabing pinatibay kasi meron pa tayong linagay dito and then doon din para maiwasan yung kumbaga pagka sinara at saka binuksan gamit yung snap button na yun is maiwasan na masira kaagad kasi kakahatak-hatak nga. So ayun, ito ay atin ang ikakasa ngayong araw na to. So hinihintay na lang natin si client. So guys, ito yung aming tatrapalan ngayon. Itong e-bike na to, hindi Tukuda. Ito ay Red Star. Ayan. So tatapusin namin siya ngayong araw na to. Para tapos na. Dahil meron tayong susunod ulit na gagawin. Yun talaga malayo talaga yon. Yun ay client from Quezon City. Ito ay nearby subdivisions lang na nagpagawa sa atin. So, ayan. Wala si client. Umalis siya. So, babalikan niya na to mamaya. Tapos na. So, ayun. Nagtatrapal kami ngayon. Ito, guys. Oh, madali lang siyang ikabit. Kasi, ito lang ang gamit namin dyan. Cable tie lang. Tapos, lulusot mo lang siya dito. Ayan. Lulusot mo lang siya. So, nagluluwag tayo ng ano dito. Nagluluwag tayo kasi hindi ko siya may lulusot. Dahil masyado mahigpit yung tornil. Luluwagan mo yun. So, ayun, niluluwagan niya kasi hindi siya, hindi natin ito mailagay. So, ganyan lang po kadaling ilagay ang ating trapal.
So ayun, may bago na naman tayong tinatrapalan. Ito po ay Red Star. Yan ay Red Star. So ayan. Makikita nyo siya, no, sa reflection lang kasi hindi lang maganda yung tama ng light. Pero pag nakita nyo siya sa personal, talagang ano siya, makinang na makinang ang kanyang kulay. Ayan. So ayan po. So marami tayong additional sa ating trapal, no? Kung mapapansin nyo, nagsusubaybay kayo sa mga ginagawa kong trapal, mapapansin nyo na meron tayong additional na reflector. So ayan yon. So ganyan siya kadaling ilagay. So kaya kahit saan pwede po tayong mag-shift po ng ating trapal kasi yan po ay madali lamang pong ikasa. So hindi po tayo nagdi-drill. So ayan ang maganda dyan, hindi po tayo nagdi-drill talaga. So ayan, tapos na namin. Meron na rin siyang ayan. Meron na rin. So ito yung bago natin ngayon. Pinaka latest. So nilalagyan na lang ito ng asawa ko ng cable tie sa gilid. Ayan, cable tie lang siya. So ayan. Sa mga gusto po magtahi ng trapal para po sumakto yung sukat ninyo, yung pinaka width niya o yung lapad, susukatin nyo muna yon. So kung yan ay halimbawa ang sumukat ng 77 inches, ima-minus 2 nyo lang kasi magsosobra-sobra po kayo sa sukat niyan pag nagkataon dahil may additional pa po yan na zipper. So ito yon. So 1 inch pa rin yan. 1 inch pa rin ang sukat niyan. So magiging 79 kapag nagkataon. So maluwag siya. Pag kinasa ninyo. So mangyayari niyan, hindi siya sasak.